Ang lindol ay isang uri ng sakuna na ang karaniwang resulta nito ay pagbuhon ng lupa, gusali, kalsada, at pagkawasak ng ibang establishmento. Ang mga ito ang dahilan kaya ang iba ay napipinsala, nasusugatan at ang lalong masaklap, ang iba ay binabawian ng buhay. Kaya ano-ano nga ba ang mga dapat nating gawin nang sa gayon ay makaligtas tayo sa panahon ng paglindol? Narito ang ilan sa mga dapat nating gawin bago dumating ang lindol. Una, kailangang magplano. Ito ay sa paraang pag-usapan ng bawat miyembro ng pamilya kung ano ang mga dapat gawin kapag dumating ang lindol at pag-usapan din kung saan magkikita-kita pagkatapos ng lindol. Pangalawa, magsiyasat. Siyasatin ang loob ng tahanan. Alamin ang mga bagay na maaaring bumagsak sa panahon ng lindol at ilagay ang mga ito sa mas mababang pwesto nang sa gayon ay hindi ito makapagdulot ng anumang pinsala at nang maiwasan na tayo'y mabagsak. Pangatlo, maganda ng first aid kit. Ito ay kailangang naglalaman ng mga sumusunod. Tilatang pagkain, tubig, radyo, gamot, baterya, at iba pa. Ang mga bagay na ito ang kakailanganin kung sakaling makulong o may stranded sa isang lugar. Pang-apat, turn off o patayin ang lahat ng kagamitan na ginagamitan ng kuryente. Ito ay para maiwasan na magkaroon ng sunog habang at pagkatapos ng ito. Panghuli, maging alerto sa paraan laging manood ng balita tungkol sa paparating ng mga sakuna. Narito naman ang mga dapat gawin habang lumilindol. Una sa lahat, kailangang kumalma. Ito'y para makapag-isip ng mabuti kung ano ang mga dapat gawin para makaligtas. Tandaan, iwasan na magpanik o mataranta sa panahon ng lindol. Pangalawa, gawin ang drop, cover, and hold on. Kapag nararamdaman natin na may lindol, huwag nang maglakad-lakad o tumakbo kung saan-saan. Sa halip ay mag-isip at humanap kaagad ng pwedeng masisinungan o matataguan tulad ng isang matibay na mesa nang sa gayon ay hindi babagsakan ng kung ano-anong mga bagay. Kung wala tayong mahanap o matagpuan na matibay na mesa o matataguan, ay takpan na lamang ng kamay ang ating mga ulo. Lagi po nating tandaan na importante sa lahat ay maprotektahan ang ating ulo. Panghuli, ugaling maging alerto sa mga nangyayari at mangyayari pa sa inyong paligid dahil meron pang mga hindi inaasang sakuna na darating tulad ng aftershock. Tulad ng akin ng nabanggit, magkakaroon ng mga aftershock pagkatapos ng lindol. Kaya hindi pa dito natatapos ang ating paghahanda. Dapat ay maging handa pa rin tayo pagkatapos ng lindol. Subalit, sa paanong paraan natin magagawang makapaghanda? Narito ang mga dapat gawing paghahanda pagkatapos ng lindol. Una, kailangang suriin nating mabuti ang ating mga sarili. Tingnan kung mayroon ba tayong natamong anumang sugat o pinsala sa ating katawan. Nang sa gayon ay agarang malapatan ng lunas. Pangalawa, suriin natin ang ating paligid. Kadalasan kasing nangyayari pagkatapos ng lindol ay nagkakaroon ng sunog. Kaya suriin ang paligid kung mayroong mga naiwang niluluto sa kusina at kung may maliit na apoy sa paligid, agaran itong patayin. Mag-ingat din tayo sa mga nasirang kawad ng kuryente. Pangatlo, siguraduhing may suot na sapin sa paa. Ito ay para maiwasang maapakan at masugat sa mga babasaging bagay na nahulog dulot ng lindol. Pangapat, takpan ng bibig para maiwasang makalanghap ng usok at iba pang mga kemikal na masama sa kalusutan. Panglima, umiwas sa mga sirang gusali.
Ito ay para maiwasan na tayo ay mabagsakan ng mga kung anumang mga bagay na mula sa gusali tulad ng bato, semento, bubog at iba pa na mga katulad nito. At panghuli, makinig sa radyo para sa mga importanteng impormasyon tulad ng mga aftershocks na maaari pang mangyari pagkatapos ng lindol at para lalo pa tayong makapaghanda. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.